Oh, shoutout nga pala kay paring Reynaldo Lastrado. Yan. So, dito, meet up. Bibilan tayo ngayon. Hey guys, this is Bob Moto Vlog and welcome to my channel. So, kamusta mga tropang tunay, no? Ah, dito na naman tayo at gagala na naman. Hindi, meron tayong importanteng meetup ngayon and then saktong-sakto rin, guys. Saktong-sakto sa ating magiging topic. Tara! Magandang biyahe. Kwentuhan tayo. So, ayun na nga. Makikipag-meet up ako ngayon dahil sad to say nag-let go tayo ng isang camera. Nag-let go tayo ng isang GoPro natin kasi hindi na siya nagagamit, sayang naman. And then panalo naman yung makakabili kasi makinis, and then alaga ako yung camera na yon, yung Hero 5 natin. And then yung accessories niya hindi biro kasi kumbaga, tatlo ang battery ang kasama nun. Yan. And then meron din siyang, pakita ko na lang sa picture, meron din siyang original 2-slot charger na GoPro. Nandiyan na sa picture, pakita ko na lang. Sakto-sakto. So para kaming meant to be. Ay, sniper din yung bibili. And then nagmo-motovlog din siya, sakto rin. So mga ano kami, yan, mga aspiring motovlogger pa lang kung tawagin. So yun mga tropang tunay, samahan nyo ako, no? Pasok na rin natin yung topic natin. Paano mag online sell? Sa ngayong pandemic, di natin makakailan na patok ang online selling. Nakikita nyo, marketplace, kahit sa Facebook news feed mo, makikita mo yung mga binibenta doon. Mapapagkain, gadget, pyesa ng motor, yan. So, naging patok ngayong pandemya. So, paano nga ba mag-online sell sa mga nagsisimula pa lang? Kasi ako, before last year is, nag-online sell na ako ng parts ng motor. Especially bracket, yan. Top box, sama na rin natin. Na doon lahat. All in na yun. Ayun, last year yon nag-online sale ako. Then now natigil ako kasi nagtrabaho ako sa isang company ng sasakyan. Unfortunately, wala tayong work ngayon kasi nga work from home kami. And then pili lang yung pumapasok ngayon sa amin, sa group namin. So in short, tambay tayo ngayon. Yan. So una yung iisipin sa pag-online sale is yung product na binibenta nyo dapat reliable doon sa pangangailangan ng kliyente, ng customer. Magtatanong yan. And then, syempre, pag nagtanong, then sasagutin nyo rin. Pag sagot nyo, tatanungin nyo kung saan nyo gagamitin. Yun ang unang-unang tanong na lalabas sa inyo. Kasi minsan, yung iba gusto lang makabenta lang. Okay na yan, benta lang yan. Basta, ikaw, nag-meet up kita. Pag kinuha mo to, ayos na. Wala na akong pakialam sa'yo. Hindi dapat ganun. Meron dapat tayong aftermarket, kung tawagin. Aftermarket, after mong mabenta sa kliyente mo, dapat, kahit pa paano, kamusta mo yung produkto, kung okay ba at nagagamit ba niya sa pangangailangan niya. Diba? Kasi mamaya, hindi satisfied yung customer eh. Diba? Although na once na kayo magkikita, hindi na kayo magkikita, syempre, yung feedback pa rin sa'yo. Or mamaya, magustuhan yung
yung servisyo mo, nagugustuhan yung produkto mo, i-recommend ka niya sa mga kaibigan niya. Sige, panigurado yan. Magugulat ka na lang, oy, si ganito nag-recommend sa akin kasi nga ang ganda ng produkto mo, yung servisyo mo, okay na okay. Yun ang ano, mangyayari. So, syempre, dapat mahaba rin ang inyong pasensya. Yan, pangalawa yan. So, kahit ganong kakulit yung customer or kliyente mo, dapat mahaba ang pasensya mo. Hindi yung ano ka lang, ah, ang kulit na ito, hindi naman bibili. Huwag ganun. Pagbebenta, kasama dyan yung patience. Sir, morning. So, tanong natin ulit dito kung kailangan pa ng ano, ng appointment sa LTO. So, kailangan ka kayo, mabalik tayo sa topic. Kailangan mahaba pa sa isa. Guys, number one yan sa pagbebenta. Mahaba ang pasensya. Kahit hindi bibili yan, i-assist mo. Taniman mo, kumbaga, kung tawagin namin sa sales yan, taniman mo. Kasi, magugulat ka nalang, babalik yan. Yun na yung pipitas ka nalang bunga sa tinanim mo. Mas, tanong ko lang, tawag dito. Kailan pa ba ng appointment sa loob? Di ba meron sa LTO na website? Pagpaparenew lang. Hindi na. Oh, ngayon, sige. Hindi naman sila sumasagot ngayon, sir. Kaya na ba, sir? Hindi, hindi pa. Next week pa. Oh, next week pa. Anong pangalan mo? Balikan. Ha? Ebeng. Eden? Ebeng, Ebeng. Ebeng. Ito lang ako, sir. Ah, sige. Tapos magkano na, ano? Magkano ng taong dito? May penalty ba? Di ba pandemic? Hindi, pagka may 2019. 2019? Meron ka. Oo, meron. Nasa ano lang eh, 1.5. 1.5, no? Magkano ang ano, yung tawag dito? Insurance? 50 po. Tumaas? Dati 450 lang ha? Hindi, wala pa kasi lakas eh. May plaka na, pwede ka ng ano. Dati 450 lang di ko ako. Pangalok ko ano na. Sige. Pero mga 1.5 lang lahat-lahat okay. Na yun. Ah, sige, sige. Ebeng ha? Harapin na lang kita rito. FFAMD. Ah, sige. May insurance ka na rin dyan ha? Okay. Ah, sige. Thank you ha. Sige, Ebeng. Maka na lang po pag tangali kasi makaparte ito. Anong oras bukas na ito? Alas 6 bukas. Alas 6 bukas na? Kung ilang bilan kung yung bilan natin mas maaga. Ah, sige. Kala ako 8 ang bukas. Sige, mga sa... Okay, sa loob. Pero yung Facebook, maaga bukas. Oh. Ang mahalaga kasi Facebook lang tayo eh. Ito, 6. Tapos 8 to. Ito ka muna sa akin. Ah, sige, tambay muna ako dyan. Sige, thank you, Beng, ha. Sige. So, ayun. May idea na tayo. Hindi na natin kailangan ng appointment. Guys, hindi na natin kailangan ng appointment. Sa pagpaparin nyo dyan. Tumaas yung ano, insurance ha. Pero parang gano'n, sakto pa rin na 1.5 ang ano, ang kakainin natin. Pangatlo, marketing. Yan. So, marketing, napasok na dyan yung ads. Yan. Yung paano mo siya ipopost, yung picture ng item na ibebenta mo. Yan, dyan nalalabas lahat yan. Kung paano mo gagawa ng caption, yung mga details. Thank you, boss. Yung mga details yan. So, ngayon, pinaka in demand na marketing ngayon is Facebook. Kasi may marketplace. Bukod sa marketplace, pwede mong ipost sa newsfeed sa wall mo. Then, ang target na market mo dun sa wall mo is yung mga friends mo. Friends of friends. And then make sure na naka-public. Pag naka-public ang post mo, mas maraming makakakita. Mas maraming makakita sa post mo, guys. Marketplace naman, kailangan mo rin siyang i-share sa mga akmang page or group yung market mo. Kailangan mo siyang i-share sa, kunyari, halimbawa, ayan, GoPro. Sa camera, ayan. So, dito, meet up. Bibilad tayo ngayon. So, balikan ko na lang kayo, guys, no, sa mga susunod na, ano ko. Sa mga susunod na tips. How to do online selling. Na? Sige. Wait muna natin yung hinihintay natin na, ano,
na kliyente natin. Sige. Ito sa SM Hypermarket Monumento. Mamaya na lang na. A few inches later. So, mabalik tayo sa topic natin, guys. So, after mo ma-market, guys, yung produkto, so, darating na kayo sa meet-up na, or dalawang klase yan, meet-up or shipping. So, kung malapit lang naman, katulad nung ngayon na meet-up ko, pwede na yun, pwede na kayo magkita. Halfway lang. So, kung medyo malayo, like from Luzon, papuntang Mindanao or Visayas, doon na papasok yung shipping. So, kapag shipping, sagot ng buyer. Sila mag-shoulder nun. Kailangan medyo maganda rin ang profile mo as a online seller. Siyempre, ngayon, wais ng mga buyer ngayon. Hindi na katulad dati na ano lang sila. Bili lang ng bili, babayad, okay lang. Ngayon, namimili na yan ng pagbibilan. So, siyempre doon sila sa marami nang bumili na magandang feedback. Ibig sabihin, ang ratings niya sa mga buyer is mataas na. So, akala nung iba, proof of shipping and meetups sa pinopost ng mga online seller is pagyayabang, hindi. Yun yung nagpo-prove na legit or lehitimo kami. Yan, yung mga album na yun, mga picture, yun yun. So in case, alanganin yung ano, yung kliyente, alanganin sa'yo, i-refer mo na lang, sir, paki-check na lang yung album ko ng proof of shipping and meetups sa photos ko. May album ako doon na naka-public, paki-check na lang po doon. So doon, makikita na niya yung nag-meetup kayo ng mga kliyente mo, ng mga previous client mo. Doon lalabas yun. So hindi ka na mahihirapan na patunayan yung sarili mo na legit ka, di ba? So kapag napatunayan mo na sa customer na legit ka, so doon na mabubo yung transaction nyo or yung deal nyo. Magkikita na kayo or ipapadala mo na sa courier yung item. Yan. So pag nakita kayo ng customer, yan na. Doon na tayo sa ano, kasi kapag shipping naman madali, i-receive lang ng customer yun. Kapag nag-okay na ang kliyente na na-receive niya and then in good condition yung item, so tapos na ang transaction. Kapag naman sa meetup, katulad niyan, mas maganda kasi pag meetup. Alam nyo bakit, guys? Kasi sa meetup, madodouble check nyo yung item bago kayo mag-deal. Na, oh sir, good condition yung item. Makikita nyo yung gasgas, ito po. Yung sinabi ko sa conversation natin, yan. Meron siyang mild scratches, yan, ganto-ganto. Ito ang issue. So, yung customer, madodouble check niya. Matetesting niya ngayon. So, pag na-testing niya, and then satisfied na siya, tapos na ang deal. Bayaran na. Yan yung mga key points sa pag-online sell, guys. Na para sa akin, hindi naman to yung standard na by the book. So, ano to, guys? Based on my experience lang to. Kumbaga, in my own opinion. Yan. Ito. Si Mark the Spark yun ah. So sana may natutunan kayo sa ating munting kwentuhan, mga tropang tunay. Sana medyo nakatulong ako sa mga nagpa-plano mag online sell ngayong pandemic. So hanggang dito na siguro yung vlog natin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, guys, please do subscribe, guys, and click the notification button para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload natin, no? So hanggang dito na lang, guys, no? Stay safe and ride safe. Peace. Salamat nga pala sa mga tropa natin na sumusuporta, na laging nandiyan. Alam naman natin, nagsisimula pa lang tayo sa vlogging, and then hindi natin makakaila na mahirap talaga.
Hirap maghanap ng content, mahirap magsalita. Kung ano sasabihin, hirap talaga. Pero kung yun yung gusto mo, kumbaga, kahit nahirapan ka, masaya eh. Kumbaga, ano ka, nag-e-enjoy ka, yan. Ang bonus dyan, yun yung bonus na tatawagin natin. Yung mga tropa natin na sumusuporta. Yan, lalo na eh, mga kakilala ko na sumusuporta. Yan. O, shoutout nga pala kay paring Reynaldo Lastrado. Yan. Paring Ray, yun ay shoutout mo. And then sa tingin ko sa anak din niya yun. Nag-comment. Daniel Lastrado. Yan. Shoutout sa inyo. Yung last na nagkita tayo, na alam mo naman, di ba? Masaya, kwentuhan, ang haba ng kwentuhan natin na hindi matapos-tapos. Yan, yearly lang kami nagkikita niyan, pero suporta nung nalaman niyang, hey, nagla-vlog ka pala. Ano channel mo? Yan, panoorin ko. Ganon kaagad. And then subscribe siya. Subscribe siya. So, yun lang. Siningit ko lang tong short video na to para sa kanilang dalawa. Yan.